Hamburger ba, guys? O eto. Eto ang malupit kong hamburger. O ganito pag-assemble niyan. Bili ka lang ng hamburger patty sa grocery. Kamama ng keso. Yan, yung pipino, kamatis. At syempre, lechugas. At hindi mawawala ang hamburger buns. So, slice mo lang itong mga kamatis. Yan, ganda na klase ng kamatis niyan. Samahan na rin ng pipino. Balatan lang yan. At hiwain na nga maninipis. At syempre, i-prepare lang natin ang keso dahil gagamitin natin mamaya yan. So, ang ginamit ko ay itong Ravel Bossing na hamburger patty. Wala kasi yung isang brand na binibili ko. So, yan ang texture niya. Firm naman, pero dark in color siya. Kasi doon sa usual kong ginagamit. So, according to packaging, syempre, ipiprito lang natin yan. Direkta nang lulutuin yan. Kagandahan niya ito ay madali lang siyang maluto. Hindi na kailangan pang ilagay pa sa mga matinding pressure. Mahinang apoy lang, okay na yan. So, bantayan nyo lang para hindi ma-overcook. So, ito yung finished product. Pero, hindi sunog yan, guys, ha. Maitim lang talaga yung kulay nung ng patty. So, anyways, masarap lalo yan kung may French fries. Yeah, so bumili rin ako niya. At pinakita ko na, hindi ko na pinakita sa video. Hindi kompleto ang hamburger pag walang French fries. At ito ang recap ng ating mga gagamitin na sangkap at sa pagkain na hamburger. Ayan, may lechugas, yung pipino, syempre yung patty, hamburger buns. So, kompleto na siya. Assembly na lang natin yan sa sandwich. So, sa bottom, unahin ko yung mayonnaise. Favorite ko yun, ang mayonnaise. And then, ilalagay natin ngayon yung gulay na lechugas. And at the same time, pag okay na yan, ilalagay na natin hamburger patties. So, dalawa yung nilagay ko para kumapal palalo yung patty. Siyempre, yan, kamatis at yung pipino. And then, lalagyan ko siya ng keso na hiniwa ko na kanina. So, wala akong square cheese eh. So, nag-slice lang ako ng Eden cheese. And then, itatap ko liyan ng mayonnaise at ketchup. Yan. So, ayos. So, kita nyo. Ha? Itsura pa lang. Malinamnam na. Nag-uumapaw sa ingredients itong hamburger ko. Yan o. Oh. Ang kapal oh. Sobrang dami ng laman. Siksik na siksik siya. So, itsura pa lang, dinig na yung mga commercial burger sa mga fast food chain. Ganyan ako gumawa ng hamburger. Siksik sa laman, ingredients, at sigurado, siksik sa lasa. Gaya niya, no? Unang kagat pa lang, malinamnam niya. Juicy. Kita niyo naman. Kaya kahit ilang hamburger pa, kainin ko nito, kahit tumaba ako ng gusto. Sige lang, lapang na ng lapang. Iba talaga pag sarili mong gawa. Nasusunod kasi yung gusto mong lasa, texture at laki ng hamburger. At sigurado kang alam mo kung ano ang mga niligay mong ingredient. Walang ano to. Subukan nyo to, guys. Gawin nyo to sa bahay. So anyway, salamat sa panonood at sana samahan nyo uli ako sa mga susunod nating videos. Thank you guys. Salamat ulit.